Magandang araw mga ka-sports. So, ito yung kompletong road trip namin kung saan ipapakita ko yung aming pagpadyak sa kalsada ng ginawa naming Siquijor Loop ng grupo namin ng Sikad Kabay or Sikad Tabay. So, ito ang aming simula galing sa baryo ng Dumanghug ng Siquijor. At nasa alas 7 tayo ng umaga at mabuti na lang kahit medyo late na, no, kasi it's already 7 a.m. ang maganda rito kasi nga kwan medyo makulimlim ang ating panahon, so hindi kami masyadong nainitan. Subalit yun nga, sa pag-ikot namin ay actually inabutan kami ng ulan at inabutan rin kami ng init. Kaya yun. At sa pag-ikot namin ito pala mga ka-sports, no? Aside sa mga sa kalsada at yung mga dalampasigan na aming ginaanan na makikita natin dito ay yun nga, ito ang video na hango ko sa action camera na dinala ko kasi yung yun nga, kung yung cellphone ay ilalagay natin sa bisikleta medyo hindi maganda ang kuha at saka yan nga, nakakahilo kasi medyo blurry, no? So sa camera kong ito kasi nga medyo makulimlim at may kunting ambon sa umaga, yan yung medyo may tubig sa kabila, no, sa left side. So ngayon ang kasamahan ko nga pala ito, itong naka neon green ay si Christian. Medyo yung dalawa nga medyo mga bata pa yan, ano? Itong naka dark blue naman na may white stripe, yan ay si Mark. So pawang taga Valencia yan. At yung nauna namin ay yung siya palang nagdala sa amin dito, si Sir Mervin Tolentino, taga Valencia rin. At of course bilang videographer ng grupo ay pawang nandito ako sa hulihan para makita yung kasi mga kasamahan ko at saka yung dinadaanan ng kalsada. So pagmasdan yung mga ka-sports, no, yan, dumadaan na kami sa isang barangay na may makikita niyo yung kanilang gym, hindi pa tapos, no. Hindi ko lang ma-memorize kung anong barangay ito ng Siquijor. At ayan, so sa paglakbay namin ito mga ka-sports, actually naabutan kami ng hapon, more or less mga 5 oras siguro naming pinadyak, pero may pahinto-hinto, no, kasi nga itong dalawang bata first time nila dito sa Siquijor, kaya bawat tourist spot ay inihinto namin sila para of course makita naman nila yung mga magagandang tanawin dito sa Siquijor. Subalit ako naman napalagyan ko na dito. Yun nga, nung maimbita tayo ni Sir Mervin ay hindi ako nagdalawang isip, no, kasi nung una naming plano na padyakin ito ay medyo nahuli kami sa trip sa umaga hanggang umabot ng pandemic. At ito, pinagsamantalahan ko na nung inimbita ko ni Sir Mervin, no, ay talagang in-schedule ko na makakapunta ko dito sa Siquijor para sa pag-ikot namin sa buong isla. So makikita nyo, pawang napakagandang padyakan dito. Yan ang isang masasabi ko mga ka-sports, no. Magandang padyakan dito kasi nga ito, makikita nyo, napaka luwang ng daan at dahil nga medyo hindi pa gaanong lagyan natin populated ang Siquijor, kaya talagang maluwang. At makikita nyo ito sa bandang ito mga ka-sports, napakaganda ng daan. Tapos medyo sa pag start ng aming padyak ay
flat pa ang kalsada. At dito makikita nyo, hindi, halos hindi na kami pumapadyak at medyo mataas na ito mga ka-sports. Yan. Kasi nga medyo pababa at napakataas. So generally mga kapadyak or ka-sports, no, kung maglulup kayo dito sa Siquijor, siguro sa mga malalakas dyan ay 2 to 3 hours matatapos nila yan. At yun nga, nung matapos kami mapadyak dito ay inabutan kami ng hapon, maliban sa paghinto-hinto namin sa mga tourist spot. Ay actually yun ang maganda sa grupo, no, hindi ako iniiwan ng tatlo kong kasama. Sa bahagyang ganitong parte ng karsada mga ka-sports ay medyo nakaka sabay ako sa kanila. Subalit pag punta natin sa ahunan, actually doon ako mahina, kasi actually sa mga ahon mga ka-sports, hindi ko talaga ibinibigay ang aking lakas para makaangat ng matuli, no. Tinatantya ko lang yung aking energy actually, kasi alam ko medyo malayo-layo ang tatahakin ng mga naming pagpadya. Kaya ang nagagawa nila ay umuuna sila, pagkatapos hinihintay nila ako sa unahan kung nagpapahinga sila. Subalit ako diretso-diretso lang, kasi nga sa ahunan ay medyo hindi ko nga ginagasta yung aking lakas. Para sa patag at sa medyo downhill na tulad nito ay talagang nakakasabay ako sa kanila. So basically sinabihan ko si Mervin na, si Mervin, kung maaari panlala natin para makahabol ako o makasabay ako sa inyo, kung maaari ay i-maintain na lang natin yung speed natin na between 20 to 21. So actually yan ang nangyari, okay? Between 20 to 21, yun nga lang, minsan pag medyo bulusok, medyo tumutulin kami ng konti, which is actually good, no, kasi nga nakaka habol ako sa kanila. Subalit pag sa angatan na doon ako, talagang okay lang sa akin na maiwan ako nila, at alam ko naman nga hinihintay ako nila doon sa unahan. Yan. So again, tingnan niyo yung kalsada. Halos isang oras na kami nagpapadyak dito. At dito medyo asphalt ang kanilang kalsada. Yeah, so siguro lagpas na kami dito sa ng San Juan. Dumaan kami doon sa famous nila na ilog na pinapalaguan na malapit lang sa National Highway. Pero hindi na lang kami dumaan, kasi nga alam namin na medyo malayo-layo pa ang aming tatahakin. At actually sa araw na ito may nagbe-birthday doon sa tinutuluyan namin sa Dumanhog, yung bali lola ng kasama ni Mervin. At yun sana ang aming hinahabol, na sana ay makahabol kami sa lunch time. Okay, subalit yun nga ang nangyari mga ka-sports, no? Sa pagpadyak namin, sa paghinto-hinto namin sa mga tourist spot ay medyo natagalan kami. Kaya hindi na namin inabot yung pananghalian, yung parang talagang main event ng celebration. At dun bali dumating kami mga 2 o'clock in the afternoon, at dun lang kami kumain, at medyo dun nga nagsayahan. At dun nagkantahan at nag-inuman. And after that ako yung naunang umuwi, dahil nga may klase pa tayo pagkabukas, kasi Lunes ang linggo kami pumunta dyan. Sabat linggo, linggo kami pumadyak ng umaga. At ito silang Sir Mervin naman ay walang trabaho sa Lunes, siguro Tuesday pa siya, kaya nagpasya siya na Lunes na lang sila ng umaga aalis ng Siquijor, papauwi dito sa Dumaguete.
So ito, again, pag masyado yung maigi, bihira kayo nakakakita ng mga sasakyan na nag-overtake sa amin o yung kasalungat namin. Kaya nga, para sa akin bilang isang siklista, ang Siquijor loop para sa akin ay napaka-safe, no? Sino, tingnan mo, dun ka lang sa tinatawag na yan, ng kalsada, yung parang sa gilid lang, pwede kang doon lang mag padjak at yun, malalayo ka sa lagyan natin mga vehicle accident. So dito sa mga video na ipinapakita ko, ito yung banda kung saan halos downhill tapos nakakasabay, o flat o downhill at nakakasabay ako, no? Kasi nga mamaya makikita nyo, pag may ahon, eh medyo lumalayo sila sa akin kasi ako hindi ko nga ibinubuhos yung aking energy dahil nga ito, mga napakabata pa rito nila, no? Nasa between 14 to 15 years old kasi nga mga grade 9 at grade 10. Tapos si yun, may aso. Okay? Yun ang actually isa sa mga danger sa mga sa mga probinsya kasi may mga asong, may mga aso talaga sa daan. So si Sir Mervin siguro nasa mga 40s na to. Hindi ko nga lang alam kung ilan ang kanyang ilang taon na siya. So balit ako malapit na tayo maging senior citizen. At nagbibisikleta ako actually para sa aking physical fitness, no? At aside from the physical fitness that I am in, actually parang ginagawa kong kuan, ginagawa kong parang individual fitness challenge. Ito, kita nyo, basa na. So galing kami niyan ng yung Century Baliti 3, no? So nung dun kami sa Century Baliti 3, nag-standby kami dun ng mga almost an hour. So medyo matagal-tagal rin at umulan na. So matapos naming i-enjoy yung aming pagbabad ng paa dun sa mga parang nag-fish pa, no? Para kami nag-fish pa kasi yun nga, so yung mga hindi pa nakapunta dun, napunta na kayo dun sa Century Baliti 3 sa Lasi, no? Siquijor, kung saan may experience yung tinatawag nating fish pa kasi may mga isda dun sa maliit na spring kung saan kung lalagay nyo yung inyong pa ay kakainin yung mga kalyo nyo. So sa bandang ito, yun nga, medyo nadumihan yung aming jersey kasi walang mga kuan yung aming salikuran, no? Hindi kasi namin inaakala na uulan. At beside dyan, tingnan nyo yung aking video, may tubig yung sa casing ng action cam, kaya ito, okay? So but anyway, yan, miski na umuulan ay sadyang nagpatuloy kami kasi nga may oras kami na na dapat naming maabutan nga yung kainan sa pananghalian hanggang actually wala na, parang nawala na lang yun sa aming isipan kasi yung sunod namin na pinuntahan yung Kambuga High Falls ay doon kami medyo natagalan. Na-enjoy kami sa aming pagtatalon doon sa swing. At yun nga, medyo marami-rami kami, no? Mga siguro na doon kami sa mga pito kami na naligo doon kasi may dalawa kaming kasama na actually sumunod sa amin. Mga first timer din na galing dito sa Dumaguete at sila ay nagmotor lang.
So it's only on this part of our trip, Padyak sa Dana, medyo nandito ako sa unahan. Kasi nga, medyo pabulusok at pwede akong makapadyak ng medyo matulin. Yan. Sayang nga lang, hindi ko na isipang i-wipe o punasan yung harapan ng casing action camera ko, no? Yeah, ito. So, medyo nauuna tayo. At siguro sa bandang huli, especially yung last part kasi nasa mga 8 minutes yun, ay ipa-fast forward ko para hindi masyadong mataas ang video na to, no? Yan. So, basa nga. Kaya, actually, isa sa mga rason kung bakit talagang nainganyo kaming maligo dun sa Kambugahay Falls, aside from gusto naming makita, ay gusto rin naming parang malaban, no? Yung aming jersey kasi nga napakadumi yung likod namin at ayun, sadyang naligo na lang kami para mawala yung dumi at yun nga, sa pag talon-talon namin dun sa falls ay at least na nalinis din ang aming mga jersey. Okay? So ito, sa bandang ito ay hindi pa kami umabot dyan sa Kambugahay Falls kasi pag abot namin sa Lasi ay stay for a while kami sa church, medyo humingi ng dasal o nagdasal ng konti, humingi ng guidance sa Diyos at saka nagpicture-picture pa kami sa isa sa pinakamalaking kumbento dito sa Asia, no, na matatagpuan lang din sa Siquijor. Yan. Actually, mga dalawang simbahan ang aming pinuntahan dito. Yung isa sa Lasi at yung isa ay sa Maria siguro yun, no? So, may dalawang simbahan. So, ayan. And once again, kung makikita nyo, no, sa tinagal-tagal ng aming pagbibisikleta, pagpapadyak, ayan, wala kayo talaga makikitang mga kasalubong namin. Alos motor lang. Ayan. So, again, sadyang napaka, para sa akin, no, kasi napakaluwang ng daan, so masasabi kong safe. At actually, bago dyan, sinabihan ko yung mga bata at yung mga kasamahan ko na dapat mag one line lang tayo, hindi tayo mag risk na magsabay o mag matsukulis yung one beside the other, no, kasi yung takot tayo dun. So ditong banda actually mainit na yan, so napakaganda ng daan. At ayun, makikita nyo, medyo naunahan ako ng mga kasamahan ko kasi nga galing kami sa isang ahon. At yun ang palagi kong actually ang nahihirapan ako sa ahon. Maliban sa dahil nga medyo may edad na, so hindi na masyadong kaya ng ating tuhod ang ahonan. So ayan, so medyo naiiwanan na tayo at okay lang yan sa akin kasi nga at times, or not at times, all the times actually, pag nakikita nila na medyo malayo na ako o malayo na sila, ay humihinto sila at hinihintay ako. At again, advantage din nila kasi nga pagdating ko kung saan sila naka-standby na aabang sa akin, ay at least nakapahinga na siya. So ito, tingnan nyo to, medyo angat ito.
kaya nga lang ahon at sa mga ahonan hindi ko talaga ginagawang tulinan ang pagpadyak kasi nga alam ko na medyo malayo-layo ang aming tatahakin o papadyakin, kaya I'm just reserving my energy kasi hindi naman siguro maganda kung ihinto ka tapos magpapakuhan lang tayo ng o sasakay na lang tayo para umabot sa ating paruroonan. So hindi maganda yun, no? So kaya ito, miski medyo maangat, ay I'm trying my best na talagang tapusin ang what you call this, yun, yung aming loop dito sa Siquijor. Yan nga pala, isa sa maganda dito sa Siquijor, kung nakikita niyo yung part 1 o part 2 ng aking video, ay talagang ipinapatupad nila ang IATF dito protocols. So, marami tayong madadaanan na checkpoints. At tapos, yun nga, ang hinahangaan ko dito kasi dun sa pier, pagdating mo ay lahat ay talagang kinukunan ng mga laganting box card. Oh, ito nga pala. So, yan. Pagdating pala na yan namin sa kuwan. Yung pagdating namin yan sa doon sa Century 3. Ito. So, medyo maangat. Kaya dito, medyo huli pa rin ako. Okay. So, sadyang ito. Basa pa rin ang kalsada dito banda kasi umulan nga. Yeah. So dito banda sa kalsadang ito medyo may ahon, may bulusok, kaya at times naiiwanan ako, tapos pag may bulusok nakakahabol ako. Yan. So actually kung tutuusin, no, nung malapit na kaming dumating doon sa paruroonan namin, ay actually kung tutuusin, kung gusto nitong tatlong ito na iwanan ako, talagang actually maiiwanan ako ng lagyan natin mga nasa mga 45 to 1 hour. Kasi talagang malalakas itong batang ito at pati nga si Sir Mervin sa ahunan hindi nagpapaawat miski against sa dalawang bata naming kasamahan. Yan. So sabi nila, ewan po lang, ano, sabi ni Sir Mervin nung bago ako umalis, kasi nga yung bisikleta ko ay 26 ang size at tapos it's a 3x8, so 24 speed. Before I left, sinabihan ko yung si Sir Mervin kung medyo mahal ba ipa-upgrade o ipa-convert to 1x. Ewan ko lang, no? Kasi sabi nila, 2,000 daw, 3,000, okay na, makaka-upgrade na ako. Pero I doubt, no? Kasi yung aking pinsan nagpa-upgrade from 3x to 1x, medyo nagastuhan rin siguro ng mga nasa mga 7, between 5 to 7K. So ewan ko lang kung totoo ba yung sabi nila, kasi I am actually planning na ma 1x11 yung aking watch police, you know, yung group set ng aking padyakan, kasi yun nga, pagpupunta na sa ahon, medyo talagang dun ako na ihirapan. Yan. So yung last video nakita nyo pag dating namin dun sa Kambuhagay, ito sadyang papauwi na ito. So from Kambuhagay Falls, nasa siguro kasi medyo natagalan kami dun, yan, nalimutan ko pa rin
punasan yung casing ng aking action cam. Ayan, medyo blurry at malabo. So from Kambuhagay, actually may kasamahan kaming doon nga nakatira, yung anak ng kasama ni Sir Mervin. Tinanong ko kung mga ilang oras pa. Well, kasi nagmumotor siya, sabi niya mga isang oras. Eh kami nagbibisikleta, kaya nga mga siguro nasa mga 11 past kami umalis sa Kambuhagay at umabot kami ng mga 2 o'clock p.m. dun sa Dumanhog na. Again, actually nga kung tutuusin, kung gustong mauna nilang itong tatlong kasamahan ko, actually kaya nila na makuha ng galing sa Kambuhagay siguro mga siguro 1 hour and 30 minutes kaya nila. Subalit nga palagi nila akong hinihintay, kasi medyo malayo-layo rin ang Kambuhagay up to Dumanhog Siquijor. So yung Kambuhagay ay nasa Lasi, so dadaan pa kami ng Maria, tapos dadaan pa kami ng La Arena, tapos Siquijor. So kaya medyo malayo-layo rin. At kahit kaya nga at one time medyo kaming dalawa ni Mark ay huminto at talagang kumain kami ng pananghalian sa daan, kasi medyo gutom na, nasa mga 12 past na yon. So sa La Arena ay kumain kami, kami ng dalawa ni Mark at si Sir Mervin naman at si Christian ay naghintay lang sa amin. So ito yung baybayin. Kaya nga sadyang ginusto kong i-share sa inyo itong video na to para makita nyo rin yung baybayin ng Siquijor. So sa mga taga Siquijor, hindi ko lang alam kung saan banda na to ng Siquijor, no? Basta siguro nasa La Arena na kami, o La Arena, o hindi pa sa Enrique Villanueva, no, yung tinatawag nating Talingting, Enrique Villanueva, kasi yung Enrique Villanueva ay medyo nasa tabing dagat. So again, tingnan nyo, no, sadyang napaka luwang ng pagbibisikleta natin dito. Actually nasa unahan na si Sir Mervin, siguro gusto niyang maabutan yung Litson, kaya talagang tinutuloy niya ang pagpajak, o siguro kaya gusto niya kaming parang mahila niya. Ayan. So in a little while dyan, makikita niyo mag-overtake yung dalawang bata namin kasamahan. Ayan. So during this time actually medyo mainit na yan. Okay? May kainitan na. Kaya, ayan. Siya nga lang, yung camera natin ay hindi, kaya talagang nalimutan ko na, no? Kasi siguro dahil na yan sa physical stress, dahil na sa gutom. O, kaya, ayan. At times, nalimutan ko ng punasan yung harapan ng action cam. So ang maganda rito, ewan ko lang, no, kasi yan ang naoobserbahan ko, itong si Christian ay talagang parang tinitingnan niya talaga ako kung okay pa ba ako, kasi siya yung nagpapahuli sa tatlo at yan, nagpapakita sa akin. So anyway, actually mga ka-sports, no, kung sadyang flat lang talaga ay kaya ko makipagsabayan between 17 to 20 kilometers per hour. Yan siguro pinakamatulin ko, no. Hindi na
lalagpas pa dyan kasi nga medyo may edad na tayo. Pero pag punta natin sa Ahunan, doon talagang susurrender si Gatsalian sa patulinan. Pero kung ilagay natin kung gustong makaahon lang tapos aabot talaga sa pupuntahan, walang problema si Sir Gatsi. Okay? At nga ang pinaka malayo ko nang na padjak ay nasa 190 kilometers. So sa mga taga-subaybay ko, yung padjak ko ng Tayasa, no? Kasi 190 yan. I mean, 90 kilometers. So back and forth, nasa 180. So nagagawa ko yun, ito pa kayang Siquijor na nasa 90 kilometers lang, no? Pero yun nga lang, may mga ahon, pero hindi, actually, kung sa mga expert na sa pagbibisikleta, parang chicken lang sa kanila itong Siquijor. Kasi wala naman talagang mahirap na ahon. Yung nga lang, on my part, bilang senior, almost senior citizen na, yun na. At yung pakay ko ay talagang matapos yung padjak or one loop ay talagang maangat naman. Okay? Ayan. So, tulad ng ganito, pag may angat ng konti, talagang humihina ang pagpadyak ko at bumabawi na lang ako pag may bulusok na naman. Binabawi ko na lang doon. Ayan. So, that is Mark. Si Christian yung, again, yung naka-neon yellow o green. Si Sir Mervin ay ano, nauna na. Tapos actually pag abot namin sa La Arena ay nandun si Sir Mervin at sadyang inintay ako kasi napaka ahon nung nandun ka na sa municipality proper ng La Arena. May mga more or less nasa mga 30 meters na napaka-ahon, no? At anyway, last na lang yun. Tapos, diretso ka na naman uli. At from La Arena to Siquijor, actually, ay bihira ka na makakakita o makakapadyak na pahon. Halos flat. At saka, may kunti lang ahon, no? So, ito, medyo dito banda. Yan. Ay actually mainit na. Eh, tingnan niyo yung, kung titingnan niyo yung shadow ng mga kahoy, medyo nasa mga 12 na, no? 12 noon ang kanilang mga shadow ang kinilalagyan. So medyo angat ito ng konti. Kaya kung makikita niyo, medyo mahina rin ang pagpadyak ko. Yan. Tapos, nga lang, maganda kasi medyo maliit lang o hindi masyadong maahon. At pag ahon mo ng konti, bulusok na naman. So kaya, hindi talaga mahirap ang pagbibisikleta sa isang like isang round na loop dito sa Siquijor. So nag-loop kami ay ginawa naming counterclockwise. So from Siquijor dumaan kami ng San Juan. So Siquijor, dumaan kami ng San Juan, tapos Lasi. Okay? Pagtapos sa Lasi ay Maria, eh, kung saan nando yung Maria. Pagkatapos ng Maria ay yun nga na Talingting, or yeah, yung
Enrique Villanueva, pagkatapos La Arena, and then back to Siquijor. So ganun namin pinadyak ang loop na ito.